Good morning, good afternoon, and good evening. This is Lynch Muscat and welcome back again here on our channel. Sa hayan, panibagong taon, panibagong istorya. So bago po natin subaybayan ng panibagong istorya natin, just quick reminder lang po at paulit-ulit ko pong sinasabi, if there is something na may mapansin kayong nakakainis sa eksena po ng istorya natin, please do appropriate comment in the comment section. At upang bigyan daan ng panibagong istorya natin, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell so you can always update every time na may bagong upload tayo. Samahan mo na rin ng pag-hit ng like button. So ayun, maraming salamat po sa patuloy po na pakikisama sa atin sa taong 2021. And now, let's start to read and hear The Classmate Part 1. Huwag ka mag-skip ng ads! Classmate Part 1. Theus POV. Ako si Theo at dito ko sisimulan ang kwento ko. Abala ko sa panonood sa YouTube channel noon ng isang sikat na singer. 15 anyos pa lang ako noon at patay na patay ako sa singer na yun. Ang cute mo talaga, Joseph, nakangiti kong sabi sa sarili ko habang kinikilig ako. Maya-maya pa ay inilipat ko sa dibdib ko ang cellphone at saka ako pumikit habang ini-imagine ko na maging nobyo ang sikat na singer na yun. Makalipas ang ilang segundo ay nagulantang ako sa mahinang katok mula sa pintuan ng kwarto ko. Naaasar naman akong napatigil sa pag-daydreaming ko. Tumayo naman ako at saka nagtungo sa pintuan. Nang buksan ko ang pinto ay tumambad sa akin ang nakatatanda kong pinsan na si Kuya Samuel. Si Kuya Samuel ay katulad ko din na si Lahis pero hindi mo kami mahahalatang nasa lahi namin ang ganong uri ng kasarian. Agad na pumasok sa kwarto ko si Kuya Samuel nang mapagbuksan ko ito at sa kanya mabilis na sinara ang pintuan ng kwarto ko. Sa mga sandaling yun ay may hula na ako kung ano talaga ang pakay niya. Malamang ay uutusan na naman niya ako sa katapat naming bahay upang ipaabot na naman ang love letter sa nobyo niya. Makalipas ang ilan pang segundo ay hindi nga ako nagkamali at inabot niya sa akin ang isang sobre na may lamang sulat. Kuya naman kasi, bakit hindi na lang kayo mag-chat, text, or tawag para kayong matatandang tao na nabubuhay sa 60s, 70s, or 80s. May wifi naman. May cellphone ka din naman. Reklamo ko kay Kuya Samuel. Hay nako, mas sweet kasi kapag sulat kamay ang mga nababasa mong message. Basta, ibigay mo na lang yan kay Edward. Bilis, sabihin mo na lang kina tita na magpapatulong ka lang kay Clinton about sa assignment nyo.
Nagmamadaling sabi at utos sa akin ni Kuya Samuel. Sa totoo lang ay okay lang naman na magbigay ako ng sulat kay Kuya Edward. Kung tutuusin, eh malakas nga ako kay Kuya Edward eh. Andyan yung palagi niya din akong nililibre ng kung ano-ano. Ang problema lang ay ang bunsong kapatid nito na si Clinton na siya namang kaklasiko. Ayoko kuya, sabi ko kay Kuya Samuel at saka ko binalik ang sulat sa kanya. Sige na, nangungulit pa rin na sabi ni Kuya Samuel. Eh, makikita ko na naman si Clinton eh. Nagmamaktol kong rason. Ayos lang yan. Di bale, bukas ay bibili kita ng album ng favorite singer mo na si Joseph. Sabi ni Kuya Samuel. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Talaga kuya? Excited kong tanong. Oo na, sige na, bilisan mo na at baka makaalis na si Edward. Sabi niya sa naiinip na paraan. Dali-dali naman akong bumaba. Halos hindi na nga ako nag-atubiling magpalit ng suot ko. Lumang boxer short lang at kupas na kulay itim na t-shirt lang ang suot ko ng mga sandaling yun. Pagbaba ko mula sa kwarto ko ay naabutan ko si Mama sa sala at katulad ng inaasahan ko ay tatanungin niya ako kung saan ako pupunta at gaya ng bilin ni Kuya Samuel. Sinabi kong magpapatulong lang akong gumawa ng assignment kay Clinton. Walang ano-anong pumayag si Mama, kaya naman dali-dali akong lumabas ng bahay. Sa katunayan ay katapat lang naman ng bahay namin ang bahay nila Clinton. Nang marating ko ang gate nila, ay hindi pa man ako nakakapasok sa gate nila, ay natanaw ko na agad si Clinton na sa malawak nilang garahe. Kasalukuyan niyang inaayos ang bisikleta niya ng mga sandaling yun. Kaya naman ang masasayang reaksyon ko ay napalitan ng inis. Inis na inis kasi ako kay Clinton that time. Wala naman kasi itong ginawa, kundi ang asarin lang ako ng asarin. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago ko siya tinanong. Hoy puting multo, nasaan ang kuya mo? Naiirita kong tanong kay Clinton. Mabilis naman itong tumingin sa akin. Yun nga lang, nakangiti ito sa akin na parabang ng aasar. Hoy uling, narito ka pala. Pwede ba huwag ka masyadong dumikit sa kulay perlas naming gate at baka mangitim pa yan ng aasar nitong sabi. Yabang mo talaga, unggoy. Akala mo naman kung sinang maputito. Kung isa kong uling, mukha ka namang multong na ubusan ng dugo. Ganti ko kay Clinton. Excuse me, sadyang mas maputi naman talaga ako kaysa sayo, no? Natatawa nitong sabi sa akin. Nasaan na bang Kuya Edward mo? Papasukin mo nga ako.
Bakit kasi nakasara itong gate nyo? Naaasar kong tanong. Nang araw kasi na yun ay nakapadlock ang gate nila, gayong hindi naman talaga sila nagpapadlock ng gate. Alam ko kasing darating ka, kaya naman ninilock ko na ang gate namin. Nang aasar na sagot sa akin ni Clinton. Ah, ganon. Eh, hindi naman po ikaw ang sadya ko dito, kaya buksan mo na ito. Sabi ko, sabay hawak sa gate nila at saka ako inuga ng inuga. Hala, tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang unggoy na gustong makawala sa hawla. Saglit nga lang, bubuksan ko na. Sabi nito, sa nang-aasar pa rin na paraan. Inis naman ako ng mga oras na yun, pero hindi na lang ako kumibu pa. Nang mabuksan ko naman ni Clinton ang gate, ay agad-agad ko siyang tinulak upang mabilis akong makapasok sa bahay nila. Mabilis ko namang inikot ang parteng ibaba ng bahay nila upang hanapin nga si Kuya Edward. Pero halos malibot ko yun, ngunit hindi ko man lang nakita si Kuya Edward. Kaya naman napilitan akong lumabas ng bahay nila at muling kinausap ko si Clinton. Hoy, nasaan ba si Kuya Edward? Tanong ko kay Clinton habang magkasalubong ang dalawang kilay ko. Nasa taas, simple at maikling sagot niya sa akin habang abalang-abala pa rin sa pag-aayos ng bisikleta niya. E tawagin mo kaya? Naaasar kong sabi. Maghintay ka dyan uling, may ginagawa pa ako dito. Sagot niya sa akin. Napabuntong hininga na lang ako at walang nagawa kundi ang maghintay na nga lang. Maya-maya pa ay napansin kong parang sadyang nang iinis si Clinton. Dahil sa halip na bilisan nito ang pagkilos niya, ay mas lalo pa niyang binagalan. Wala naman akong magawa kundi ang manahimik pa rin. Hindi naman siguro ito tatagal, bulong ko sa isip ko. Agad ko naman napansin ng isang mahabang bangko na gawa sa kahoy ang nasa gawing harapan ni Clinton. Kaya naman, agad akong umupo doon. Maya-maya pa ay halos hindi ko maiwasang titigan ang mukha ni Clinton habang abala nga ito sa kung ano ang ginagawa niya. Parehas naman kaming grade 9 student. Pero sa tindig at pangangatawan ni Clinton ay aakalain mo itong isang college student. Maskulado na ang pangangatawan nito. Totoong maputi si Clinton. Palibhasa ay pinalaki sa aircon. May matangos na ilong at may manipis na labi. Sa totoo lang, ay maraming nagkakagusto sa kaklase at kababata kong si Clinton. Mahitsura naman talaga si Clinton. Pero bilang ako, hindi ko talaga type ang mukha ni Clinton. Mas gusto ko talaga yung tipo ng favorite singer ko na si Joseph.
Isa pa sa mga ayaw ko kay Clinton ay ubod siya ng yabang at masyadong feeling guwapo at masyado ding mapanglait. Sa kabila naman noon ay hindi ako nagpapatalo sa kanya at nakikipagsagutan naman ako sa tuwing manglalait siya. Maya-maya pa ay natapos na itong ayusin ang bike niya. Kaya naman, napahinga ako ng malalim. Akala ko ay tapos na talaga siya, pero inayos pa nito ang isa pang bahagi ng bisikleta niya. Halos hindi na ako makatiis, kaya naman nagsalita na ako. Hoy Clinton, naghihintay po ako dito o. Tawagin mo na si Kuya Edward. Nag-uutos kong sabi kay Clinton. Hala, andyan ka pa pala? Sorry ha, akala ko kasi anino kita. Nang aasar niyan sabi sa akin. Bahala ka nga dyan. Kapag hindi mo tinawag si Kuya Edward, isusumbong kita sa kanya. Sige ka. Bahala ka, may sulat pa man si Kuya Samuel para sa kanya. Sabi ko, sabay tinaas ko ang sulat na pinabibigay ni Kuya Samuel. Wala namang nagawa si Clinton kundi ang pumasok sa loob ng bahay nila habang kumakamot sa ulo. Napawa naman ako ng palihim ng mga sandaling yun. Makalipas naman ng ilang sandali, ay agad namang lumabas si Kuya Edward. Sa katunayan, ay nakangiti pa nga ito nang salubungin ako ni Kuya Edward. Agad ko namang inabot ang sulat na pinabibigay ni Kuya Samuel. Nang maibigay ko ang sulat sa kanya ay halos magpangiti pati ang mga mata niya. At sa totoo lang ay hindi ko sila maintindihan. Pwede naman silang mag-chat or magkita sa personal upang mas lalo silang magkaintindihan. Sa pagkakaalam ko pa nga, ay parehas pa sila ng pinapasukang school. Hay nako, baliw na yata tong mga to. Bulong ko sa isip ko. Salamat, tanging nasabi sa akin ni Kuya Edward. At saka ito mabilis na pumasok sa loob ng bahay nila. Akmang tatalikod na sana ako nang biglang magsalita si Clinton. Oy Uling, may assignment ka na ba sa mathematics? Tanong nito sa akin. Meron na at hindi kita papakopyahin, Unggoy. Sabi ko, sabay nagmamadaling umalis. Habang nagmamadali ako sa paglalakad, ay narinig ko pa ang malakas na tawa ni Clinton. Isang araw, matapos kong maligo, ay mabilis kong inasikaso ang sarili ko upang makaabot ako sa flag ceremony sa school ng umagang yun. Matapos kong makapagbihis, ay mabilis kong dinampot ang bag ko at agad na akong bumaba mula sa kwarto ko. Pagbaba ko ay naabutan kong nag-aalmusal ang aking mga magulang at ang pinsan ko. Kaya naman, sumabay na ako sa kanila. Pagkatapos kong kumain, ay agad na akong nagpaalam sa kanila at saka ako nagtungo sa paaralan ko. Mula sa bahay namin,
ay kinakailangan kong sumakay ng isang pampasaherong jeep upang makarating sa eskwelahan. Nang marating ko ang eskwelahan, ay nagkukumahog akong pumila sa linya ng Section 1. Kadalasan kasi kapag late sa oras ng flag ceremony ay pinatatayo sa likod ng classroom. Habang nakapila ako, ay agad kong napansin si Clinton sa gawing harapan upang magtaas ng watawat. Miyembro kasi si Clinton ng Boy Scout ng school namin. Agad ko ding napansin ang ilang mga kababaihan sa gilid ni Clinton na sila namang tawanan ng tawanan habang nakatingin sila kay Clinton. Sus ang aga-aga kay kaharot, bulong ko sa sarili ko. Hindi ko na lamang iyon pinansin at tinuon ko na lang ang attention ko sa mga kaibigan ko. Maya-maya pa ay nagsimula na ang naturang seremonya. Ang lahat ay nilagay ang kanang palad sa kaliwang dibdib. Ilang saglit pa ay napadako ang tingin ko kay Clinton. Gusto kong matawa ng mga oras na yon. Paano ba naman kasi seryoso ang itsura ni Clinton na parabang isang bayani? Matapos naman awitin ang lupang hinirang, ay si Clinton pa ang nanguna sa pagbigkas ng panatang makabayan. Kapansin-pansin din ang mga babaeng tahimik na nagkukurutan sa gawing likuran ni Clinton. Hala, mga abnoy talaga, muli kong sabi sa sarili ko. Nang matapos ang seremonya ay sumabay na si Clinton sa pila namin. At dahil ako ang nasa huling pila ay pumuwesto ito sa bandang likuran ko. Hi Negro, nang aasar na tawag nito sa akin. Napansin naman na nagtatawanan ng kapwa naming estudyante na nakapalibot sa amin. Dahilan upang mapahiya ako. Hi Kurimao, ganti ko naman sa kanya. Sa halip naman na maasar si Clinton ay tumawa pa ito. Maya-maya pa ay umusad naman ang pila namin papunta sa classroom namin. Sa classroom, abala ang lahat sa pagko-compute ng problem solving sa mathematics. Ano naman kaya ang mapapala ko sa problem solving na ito? Kung tutuusin, hindi ko naman ito magagamit sa buhay ko. Naiirit akong sabi sa isip ko. Sa totoo lang kasi ay mahina ako sa subject na mathematics at isama mo pa ang science. Sa English at Filipino talaga ako komportable. Halos mamanhid na ang daliri ko sa kakapindot ng scientific calculator ay hindi ko pa rin makuha ang tamang sagot. Sa totoo lang ay gusto ko ng mangopya kay Clinton na kasalukuyang katabi ko lang. Halos nasa kalahati na kasi siya ng exam paper namin, samantalang ako ay wala pang nasasagutan. Hanggang sa mapasulyap naman ako sa exam paper ni Clinton nang biglang, "Teo,
Nangangopya ka ba? Malakas na sigaw sa akin ng teacher namin sa mathematics. Dahilan upang mapatingin sa akin ang mga kaklase ko. Masyado pa namang masungit ang teacher namin na yun. Sa totoo lang ay maliit lang ang height ng mathematics teacher namin. Kaso, sa sobrang strict niya, ay mas maganda pa sa kanya ang alagang bulldog ng kapitbahay namin. Kaya naman nakakatakot talaga ang hitsura niya. Halos mag-init naman ang mukha ko na mga sandaling yun. Dagdagan pa ng tawa ni Clinton habang nakatingin sa akin ang mga kaklase namin. Hindi po ma'am, natatakot yung sagot sa teacher namin. Kung ganoon naman pala ay wala kang dahilan upang tumingin sa exam paper ni Clinton, sabi ng teacher namin. Tumango na lamang ako at nilagay ko ang atensyon ko sa papel ko na halos mapuno na ng bura. Yan kasi kopya ng kopya, pabulong na sabi ni Clinton sa paraang ng aasar. La, pampam naman to, sabi ko. Sabay akmang umamba ako na ihahampas ko ang hawak kong scientific calculator kay Clinton. Nang biglang magsalita ulit ang mathematics teacher namin. Teo, isa na lang at ipapatawag ko na ang mga magulang mo dito. Baka mapilitan akong papuntahin ka sa principal office. Muling sigaw ng teacher namin habang nanlilisik ang mga mata nito na mas lalong nakakatakot ang hitsura. Ma'am, hindi naman po ako nangungopya eh. Siya lang naman po itong nang aasar eh. Depensa ko upang ipagtanggol ang sarili ko. Nakita ko ang pag-ambang ginawa mo, Teo. Again, last warning na to. Sigaw ulit ng teacher namin. Sa totoo lang, maganda naman ang record ko sa eskwelahang pinapasukan ko. At isa pa, ay mabait naman sa akin ang school principal namin. At hindi ko gugustuhin na magkaroon ako ng bad record ng dahil lang kay Clinton. Halos magngit-ngit naman ang dalawang pangako sa sobrang inis, subalit wala naman akong nagawa kundi ang manahimik na lang. Gusto ko sanang patulan si Clinton na at naririnig ko ang pigil nitong pagtawa. Kaya naman, sa hawak kong calculator ko na lang binaling ang inis ko. Halos maupod na ang mga kipad ng calculator sa madiin kong pagpindot. Matapos ang exam namin, ay nagkaroon kami ng isang oras na break time bago ulit ang exam namin sa science. Nakakainis talaga yung Clinton na yan. Hindi naman ako nangungopya sa kanya, sabi ko sa sarili ko. Sa oras ng break time namin ay sa kantin ko mas piniling magstay kasama ang kaibigan at kaklasikong
si Michael. Maya-maya pa ay nagsalita na si Michael. Uy, Teo, paano ba itong sa science? Hindi ko kasi makuha yung formula eh. Tanong sa akin ni Michael habang salubong ang dalawa niyang kilay at habang nakatingin sa notebook niya. Ano naman ang alam ko dyan? Nagtataka nga ako eh. Kung bakit ba pinag-aaralan natin yan? Wala namang kinalaman kasi yan kapag nagtrabaho tayo pagtanda natin. Malay ba kasi natin sa formula na yan? Inis kong sagot kay Michael. Tanungin mo naman si Clinton o utos sa akin ni Michael. Sa totoo lang ay mahihain kasi talaga si Michael at alam niyang kapitbahay ko lang si Clinton. Eh, ayoko nga. Ang yabang-yabang nun eh. Nakasimangot kong sagot. Ikaw ba? Alam mo ba to? Muli niyang tanong sa akin. Hindi nga, sagot ko. Eh di ba bagsak payo kapag hindi ka nagtanong, ano ka ba? Pinagalitan ka na nga ni ma'am kanina eh. Alam mo namang mainit ang ulo noon sa mga mahihina sa ulo sa klase. Sabi sa akin ni Clinton, hindi tayo mahina sa klase. Nagkataon lang na, sabi ko na agad din niyang pinutol. Nagkataon lang na bagsak tayo noong last grading? Ano ka ba, Teo? Baka mag-summer class pa tayo nito. Ikaw okay lang kasi mayaman naman kayo eh. Eh ako, alam mo naman na... Sabi niya na agad kong pinutol. Na mahirap lang kami at pagagalitan ako ni tatay kapag bumagsak ako. Pagpapatuloy ko sa sinabi ni Michael. Kabisado ko na kasi ang paulit-ulit niyang linya. Ganyan ka naman eh. Nagtatampong sabi ni Michael. Okay, fine, sagot ko sabay dinampot ko ang ballpen at notebook ni Michael. At saka ko tinungo ang harapan lang na mesa namin kung saan ang kinaroroonan ni Clinton kasama ang mga kaibigan niya. Nang makita ako ng mga ito ay muling pang-aasar na naman ang natanggap ko mula sa kanila. You're making boso-boso sa exam paper nitong si Clinton, ha? Pang-aasar sa akin ni Danny. Si Danny ay isa sa mga klase namin na mukhang taong gubat na siya namang kaibigan ni Clinton. Hindi ko na lamang pinansin si Danny. Huwag mo ngang asarin si Teo. Sige ka, kapag yan nagalit, isang pagpag lang sa ulo niyan. Magmumukha kang ewan dyan, sabi ni Clinton. Sa totoo lang kasi ay kulot ako. Kaya madalas din akong asarin ni Clinton pagdating sa buhok ko. Ang titibay nyo naman, akala mo naman kung sinong mga gwapo. Hoy Clinton, di mo ba alam na mukha kang kalyo? At ikaw naman Danny, mukha kang taong gubat. Ganti ko sa dalawa. Nako naman talaga itong si Negro, sabat naman ni Adam. Si Adam naman ang pinakamatangkad sa grupo nila.
Membro din kasi ito ng varsity team ng basketball tulad ni Clinton. Isa pa tong si Adam, pwede ba wag mo akong matawag-tawag na negro? Akala mo naman kung sinong maputi na aasar kong sabi sa kanila. Hindi ko natuloy na sabi kung ano talaga ang sadya ko at bumalik na lamang ako sa lamesa namin ni Michael. Nang makabalik ako sa mesa namin, ay halos dinig ko pa rin ang malakas na tawanan nila. Kainis, naaasar kong iling sa baybagsak ng notebook sa mesa. Napabuntong hininga naman si Michael sabay-sabing, "Paano yun, Teo? Sigurado akong kamot ulo na naman tayo nito." Lumipas ang mga oras, linggo at buwan, bakasyon na sa eskwela noon. Pasalamat naman ako dahil hindi ako bumagsak sa mathematics at science dahil pinagawa ako ng teacher namin ng special project. Siguro ay naawa na lang din sa akin. Sa oras ng bakasyon ay wala naman akong ginawa kundi ang manood lang ng manood ng favorite singer ko na si Joseph. Halos nga lahat ng liriko ng kanta niya ay saulado ko na. Halos mamaos na nga ako sa pagsabay sa kanta. Isang araw, sa TV ako nanonood ng isa sa mga music video ni Joseph. Saktong wala namang nagbabawal sa akin dahil si Papa ay nasa trabaho, si Kuya Samuel naman ay nasa kwarto niya, at si Mama naman ay busy sa pagbe-bake ng kung ano doon sa kusina. Habang sinasabayan ko ang pagkanta ni Joseph sa TV, ay isang pamilyar na boses ang sumigaw na siyang nagpalundag sa akin. Itutuloy.